Kaya niyo bang hulaan kung ano yung lulutuin natin ngayon? Well, that is a healthy recipe. Masarap, di ba? Hi! Magandang araw sa ating lahat. My name is Marlene at welcome po kayo sa ating channel, Pinoy Guide Recipe. Para sa ating healthy recipe, ito ang ating mga sangkap. So, ngayon, sisimulan na natin sa paghiwa ng ating ampalaya. Hiwain na natin ng ganyan, tapos tuturuan ko kayo sa tips ng ampalaya para hindi kayo maging bitter. Joke lang. Hiwain natin siya ng mga maninipis dapat. Huwag siyang hiwain ng mga makakapal kasi mahirap siyang pigain mamaya at ang kalalabasan niya is papait tayo. Joke! Papait ang ating ampalaya. Mabilis ang hiwa lang itong gagawin natin, guys. Ini-fast forward ko na siya kasi nakaka-boring na pag puro hiwa na lang yung pinanood nyo. Set aside muna natin kasi maghihiwa tayo ng ating mga sangkap. Simulan natin sa ating kamatis. Dapat meron tayong kamatis. Hiwain natin ng ganyan kaninipis para mamaya mabilis nang siya malumambot. Then, meron tayong syempre bawang. Hindi mawawala ang bawang sa ating pagluluto. Dahil yan ay nakakadagdag ng lasa. Actually ako guys, hindi na ako naglalagay ng mga preservative kasi tinatry kong magiging healthy ang isa-serve ko sa aking pamilya. Then, meron tayong onion. Basta, meron ka lang onion, garlic, masarap na yan. No need na maglagay ng other preservative. Pero pag gusto nyo, sige lang. Okay lang po yan. Ito na ang ating tips sa ating ampalaya para hindi tayo maging bitter. Para hindi maging mapait. Ayan, pigain lang natin siya sa asin. Pigain natin hanggang sa matanggal ang kaniyang katas. Yan. Siyempre, ini-fast forward ko na guys kasi ang tagal-tagal niya pag hindi ko siya i-fast forward. So, meron tayong dalawang itlog. Tapos, ibati lang natin. And then, magpainit na tayo ng ating mantika. Kapag mainit na ang ating mantika, gisa na natin ang ating bawang. Masyado kang mabilis magsalita, ate. Pagkagisa natin ng ating bawang, pag namula-mula na siya, ilagay na natin ang ating sibuyas. Igisa natin silang dalawa hanggang sa lumabas ang kanilang aroma. And then, isunod na natin ang ating kamatis. Igisa natin siya hanggang ito ay lumambot. Guys, baka gusto nyo rin ng mga tipid recipe like mga 3 ingredients lang siya. Meron akong ilalagay na video sa baba para hindi na kayo mahirapan maghanap. Click nyo lang ang link, mapupunta na kayo doon sa ating video. Yan na, malambot na ang ating kamatis. This time, ilalagay na natin ang ating tuna. Kahit anong brand guys, okay lang. Walang problema, basta tuna siya. Century. Sorry, nabubulol na naman si ate. Century tuna. Tapos lagyan natin siya ng syempre, toyo. Marami tayo niyan. Kailangan palaging may toyo. Then, haluin lang natin ng bahagya at atin na siyang takpan. Ilutuin lang natin siya for about 2 minutes para matanggal yung sabaw niya ng konti. Tapos na ang ating 2 minuto. Ayan, kumukulo-kulo na siya. Tumuusok-usok na. Halu-haluin lang natin para hindi ma-burn ang kanyang baba. Tapos ilagay na natin ang ating salt and pepper para sa kanyang lasa. Halo-halo lang. This time, ang ating ampalaya. Ito ay mga, pag nilagay na ang ampalaya, 3 minutes basta na-absorb na ng
sauce ang ating ampalaya. Pwede na yan. Tapos lagyan natin siya ng itlog. Siyempre, hindi mawala ang itlog at pampadagdag lasa. Mamaya konti, mga 2 minutes lang yan na isimmer natin para maluto lang ang egg. Then halu-haluin lang natin yan mamaya. Tapos na yan. Ready na. Pwede mo na yan pang breakfast, lunch, or dinner. Or pwede din yan na ipalaman natin sa ating tinapay kung hindi natin trip na mag-rice. Kung kunwari, diet tayo. Pero ako, mas gusto ko yan na merong kanin kasi masarap talaga siya. Tapos merong mainit na kape. Wow! Kadaldal ko, tapos na pala. Pahingi naman ako ng isang like, share, and subscribe. Madaming salamat!